Patay ang dalawang taong gulang na bata matapos aksidente mahulog sa kaldero na may mainit na sabaw ng bat choy sa Iloilo. Saksi, si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Halunos-lunos ang sinapit ng dalawang taong gulang na si Baby Kaiden matapos aksidenteng mahulog sa kalderong may mainit na sabaw ng bat choy. Nangyari ang insidente sa Purok 3 sa Barangay Pantalan, Carles, Iloilo. Ayon sa ina ng bata na si Janet, nagtitinda siya ng pagkain noong August 8 nang di niya napansin na naglalaro sa kanyang likuran si Kaiden. Nagulat na lang ito na bumagsak at mapasok ito sa kaldero na nasa sahig noong mga oras na yon. Nabatsagan ko na lang, nakibot ako nga nagkampal sa ma'am, nakasunod na nakita ko siya, nagpungko na siya sa kaldero nga may sabaw, matulim na kasi sa dali, kagin nangay ko tabang. Bagamat hindi na kumukulo, mainit pa raw ang laman ng sabaw ng kaldero. Kaya nagtamo ng 4th degree burns ang bata. Kaagad namang dinala sa ospital ang bata. Agosto 13 nang binawian ito ng buhay sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. Na-comment nga muna ako nung gilabayan ko ng bata ko, gamit-sulog-sulog ko nung sa kaldero. Apo Diyos ko, gatulog lang luwa ko sa mga comments sa bawo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang ang inyong saksi. Nakaamba ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo batay sa datos ng Department of Energy. Ayon naman sa Energy Regulatory Commission, posibleng magpatupad ng dagdag singil na Meralco sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon. Saksi, si Marie Zumali. Tuwing dumarating si Judith o Due Date, umaaray ang Meralco customer na si Tonyo. Nakakaiyak na lang eh. Kasi ang hirap na kasi. Lahat nagtaasan eh. Tapos malalaman mo na magtataas pa rin ang kuryente, kaya kawawa tayo. May 3 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil ng inanunsyo para sa buwan ng Agosto. At ayon sa Energy Regulatory Commission, posibleng masundan pa yan sa susunod na 12 buwan mula ngayong Oktubre. Inaprubahan kasi ng ERC ang hiling ng Meralco na singilin sa mga customer ang mas mataas na presyo mula sa mga plantang gumagamit ng natural gas. Ang inaasahan natin, mga 30 centavo per kilowatt hour increase sa initial estimate ng ERC. Meron silang hahabulin ng mga January to August na hindi pa sila nakapagtaas. So itong additional yun na mga 2 centavos over the next 12 months. So yung kabuuan, mga 32 to 33 centavos yung initial estimate namin per kilowatt hour. Bili ng ERC sa Meralco, dapat sulitin niya yung supply na nanggagaling sa ibang planta na mas mura naman yun. Posibleng hindi lang hanggang isang taon ang bubunuing mas mataas na singil sa kuryente ng mga Meralco customer. Until October next year for the yung recovery nung mula January. Pero yung mataas na presyo, inaasahan natin yan habang buhay itong kontrata niya sa natural gas plants. Ito na yung magiging estimate unless makasource sila ng mas mababang LNG or bumaba ulit yung rate ng Malampayak. Sa ngayon hanggang 2025 at 2027 daw ang kontrata ng Meralco sa dalawang natural gas plants na First Gas Power Corporation at FGP Corporation. Kasunod naman ang big time oil price rollback nitong Martes, inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, hanggang 90 centavos ang posibleng dagdag sa gasolina. Ang diesel at kerosene, posibleng higit piso kada litro ang itaas. Ayon sa DOE OIMB, kabilang sa mga dahilan ng taas presyo ang tumataas na tensyon sa Middle East. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Arestado ang mga miyembro ng isang organized crime group sa Quezon City. At ang kanilang modus, magpanggap na empleyado ng convenience store, saka nanakawan ang kanilang biktima. Saksi, si Marisol Abdurama. Binubuntuta ng Special Operations Unit ng QCPD isang grupo na nakasakay sa isang SUV, maya-maya pa. Nasukol sila sa checkpoint na ito sa Quezon City. Agad inaresto ang mga suspect. Nagkaroon tayo ng police operation, drug net operation. Binanggapan nila yung nag-checkpoint.
Ayon sa QCPD, isang organized crime group ito na sangkot sa mga robbery hold-up ng convenience stores. Nakuha mula sa kanilang getaway vehicle ang samot-saring gamit, kabilang na ang mga baril, martilyo, bareta de cabra, cellphone, mga uniforme ng convenience store at iba pang gamit nila sa krimen. Papanggap sila na empleyado na. Pumasok sila undetected and or hindi na sila isi-secure o hindi na sila che-checkin ng mga security guard doon, papasok sila wearing pati raw mga vault ng convenience stores pinupuntirya kaya meron silang mga gamit. Pagbabasa kanila ng sasakyan, mawawala yung sasakyan. Then, after committing the heist, they will take the taxi or jeep. Iikot-ikot yun, magkakahiwalay. And then they will go back to the Fortuner na sasakyan. Doon natin sila nakuha. Sa lawak daw ng operasyon ng grupo, hindi lang sila dito sa Metro Manila gumagawa ng krimen, kundi pati sa ibang rehiyon, gaya ng Region 3, 4 at pati hanggang Cordillera. Dati na raw may mga kaso ang mga suspect. Yung pinaka-leader nasa target list or watch list ng intelligence units ng Region 3 at yung dalawa niyang kasama ay formerly involved sa mga budol-budol scheme. Most often than not, ay ito rin ang magiging mga potential pugs natin this coming elections. Kayo daw po ay involved sa robbery hold-up? Walong miyembro pa raw ng grupo ang hinahanap ng mga otoridad. Ang mga nahuling suspect ay sasampa ng mga reklamong paglabag sa robbery hold-up at RA 10591 o illegal possession of firearms and explosives. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Nadagdagan pa ang mga bayan sa Batangas na nagtala ng kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa Quezon City, positibo pala sa ASF ang mga baboy na naharang sa isang checkpoint kahapon. Saksi, si Bernadette Reyes. Nakababahala ang nadiskubre sa mga naharang ng mga baboy na ito sa checkpoint sa Quezon City kahapon. Ang mga baboy kasi na ibinyahe mula sa Sariaya, Quezon, nagpositibo sa African Swine Fever o ASF. 87 ang laman ng isang truck, habang 6 naman ang sa isa pa. Isang truck pa na may sakay na 14 na baboy ang nakitaan rin ng sintomas ng ASF pero hinihintay pa ang test result. Wala umanong kaukulang permit at mga dokumento ang mga baboy na balak dapat ipuslit patungo sa ilang probinsya sa norte. Concerning siya in the sense na napatunayan ito na positive. Pag dumating ito doon sa mga destination nila at kunwari mamimili rin doon pa ng additional, ang daling kumalat ng virus. So it only shows as well na yung mga suspicions before na talaga mga biyahero ang main source ng pagkalat, transmission ng virus, talaga napapatunayan dito. Magdaragdag pa ng mga inspection sites ang DA para mahuli ang mga nagbibiyahe ng mga baboy na may sakit. Ang ilang nagbibiyahe ng baboy, umaaray na raw sa higpit ng mga inspection pero wala raw magawa kung hindi sumunod. Mahirap talaga sir ngayon mag-travel ng baboy gawa nung sa ASF. Dapat yung papel mo talaga kompleto. Di ka makakabiyay basta-basta kung kulang yung papers mo. Ayon pa sa DA, mahalaga ang mga hakbang na ginagawa para masiguro ang sapat na supply. If we do not vaccinate as soon as possible and save the number of pigs, then there will be a shortage of local pigs. But of course, there is always the option of importation, no? At of course, ayaw ko mag-import as much as possible. Sa Batangas na isa sa pinaka-apektado ngayon, kumalat na sa bayan ng Balayan at Malvar ang ASF. Isa pang bayan ang maaaring madagdag rin sa listahan sa sandaling lumabas na ang mga resulta ng tests. The problem is just starting. It's going to be more problems. I mean, actually, what there has been, of course, fast action by the secretary. Probably as we talk, another 1,000 or 5,000 are affected. Kaya naman sa Martes, agad nang sisimula ng pagbabakuna sa Lobo na itinuturing na ground zero sa Batangas. Ang tinatawag nila ring vaccination. So kung nandito yung may sakit, ibang vaccinate yung ring para hindi tumawid. Yung 10,000 doses, it's too small for the whole, pero
kung maka-isolate tayo ng isa, dalawa, tatlong barangay, I think that's helpful already. Pero para sa grupong Pork Producers Federation of the Philippines, kulang ang initial na 10,000 doses sa lawak na mga naapektuhan ng ASF. Parang sa lubog, kulang yan. Namatay ito, 10,000 eh. May sinabi namang susunod na gagawing 600,000 doses. Pwede na rin yan na mabilis ang ipakuna doon sa mga may outbreak. Pero kulang pa rin. Kaya nga sinasabi ko, para magkaroon ng mabilis ang pondo, ay mag-declare na national state of calamity. Pero nanindigan ng kalihim na hindi ito kailangan dahil nakahanda ng pamahalaan sa pagbili ng 600,000 doses ng vaccine. Bukod sa vaccination program ng pamahalaan kontra ASF, mananatili rin ang mga inspection sites gaya nito hanggang Disyembre kung kailan tumataas ang demand ng baboy dahil sa holiday season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Nag-high ng counter-affidavit si dismissed Mayor Alice Guo para sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Pero ang DOJ pinaiimbestigahan kung talagang humarap sa notaryo si Guo para sa kanyang counter-affidavit. Saksi, si Salima Refran. Wala pa rin Alice Guo na humarap sa Department of Justice sa preliminary investigation para sa reklamong qualified human trafficking sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Pero may pinadalang motion to reopen and admit counter-affidavit ang dismissed Bamban Mayor. Imbis na personal na humarap sa panel of prosecutors, pinanotaryo ni Guo ang kontrasalaysay sa isang notaryo publiko sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang rule natin is dapat ang mga taong gusto maghain ng mga affidavit sa PI, dapat personal pumunta at magsumpa sa harapan ng piskal. Sinasabi niya na para sa kanya mental health at security, na kaya mas gusto niya na humarap na lang sa notaryo publiko imbis na sa ating mga piskal. The DOJ believes that. Bigyan na lang natin sa prosecution panel. Ang DOJ inatasan ng NBI para imbestigahan kung talaga nga bang humarap sa notaryo si Guo. Hanapin yung notaryo at alamin kung humarap talaga sa kanya si Mayor Guo. Kasi baka gawa-gawa lang. Sana hindi, no? Pero posible din yun. Sa ganyang kontrasalaysay, maraintin ang ginigwo ang reklamo at hinihinging ibasura ito. Politically motivated daw ang smear campaign lang laban sa kanya. Kalokohan daw na sabihing sangkot siya sa human trafficking dahil sa pagiging dating stockholder ng Baofu Land Development, ang real estate company na nagpaupa sa Zunyo One Technology. Ang Zunyo One ang Pogo na ni-raid sa Bamba noong Marso. Hinirong masasabing sapat na ebidensya ang electricity bill na nakapangalan sa kanya. Wala rin daw siyang kinalaman o papel sa Zunyo One o sa Hongsheng Gaming na unang ni-raid na Pogo sa Baofu compound. Hindi rin daw nabanggit ang pangalan niya sa mga affidavit ng mga biktima ng human trafficking. Mali rin daw sabihing sangkot siya sa trafficking dahil sa pagtupad ng tungkulin bilang mayor ng Bamban. Kumpleto raw mga dokumento ng Zunyo One kaya na-issuehan sila ng mga permit ng munisipyo. Ang kapwa respondent naman ni Guo na si dating Technology and Livelihood Resources Center official Dennis Cunanan, personal na humarap sa prosecutors para maghain ng salaysay. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ang PNP CIDG at PAOK maghahain ng reply affidavit sa susunod na pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.